Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. And so, this guy, poor guy, he has to call these guys at 11 o'clock last night and say, can you show up tomorrow at 9 a.m. for a practice? That's why I'm here. Yeah, it's fucking. So he calls all four players and they all agree. And those four players are Chris Ross, Kevin Ellis, Marvin Tolentino, and CJ, who has returned. So CJ came back yesterday, so he's now back in Indian Spire Camp. Nakatakda ang pagdagdag ng mga bagong miyembro sa Gilas Pilipinas Pool para sa 19th Asian Games. Habang apat sa mga players sa original na roster ay malamang na hindi makasali. Ipinahayag ni Head Coach Tim Cole nitong Martes ang pagpasok ni na CJ Perez, Chris Ross, Kevin Ellis at Arvin Tolentino sa koponan. Ito ay matapos na onsyami ang entry na Terrence Romeo at Calvin Abreva, Mutaw Toa at Jason Perkins sa koponan matapos itong tanggihan sa mga organizers ng Asian. Kasama rin sa mga nadagdag ang veterano na si Marcio Lasseter na papalit kay RR Pugoy na na-out sa koponan dahil sa health concern. Ipinaabot ni Nacone, SMC Sports Director at Team Official Al Francis Chua at Samahang Basketball ng Pilipinas SBP President Al Panyelio na mula sa unang 60-player official list kung saan karamihan ay mga collegiate at overseas players kasama lamang sina Romeo at Tautua, kaya't ang unang apila nila sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC ay kinabibilangan lamang nila Abreva at Perkins. Ngunit tanging ang ikalawang pool ng mga players na binubuo lamang ng 37 players ang kinilala ng organizer. At wala sina Romeo, Abreva, Tautua at Perkins sa listahang ito. At kasalukuyan pa rin naghihintay ang koponan sa official at final na listahan bago sila magdesisyon tungkol sa kanilang roster para sa Asian. Magbubukas ang Gilas sa kanilang kampanya sa September 26 laban sa Bahrain. At hindi rin makakasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games si Roger Pugoy, hindi siya pinalad na makakuha ng medical clearance na magpapahintulot sa kanya na sumali sa national team sa 19th edition ng Quadrennial Meet na magsisimula sa September 23. Nagkasakit si Pugoy habang nagpapahinga sa Cebu matapos maglaro para sa Gilas sa kamakailang FIBA World Cup. Bagamat regular siyang dumadalo sa mga practice mula nang naging interim coach si Coach Tim Cone, hindi pa siya nakakasali sa mga scrimmages ng team dahil hinihintay ang go signal mula sa kanyang doktor. Kasama rin si Pugoy sa Gilas sa kanilang training camp sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Ngunit nagdagdag pa ang problema ng kalusugan ni Pugoy sa malabo na sitwasyon ng Gilas na may kakulangan sa manpower. Meron na lamang less than a week bago ito aalis patungong China. At hindi pa rin tiyak kung makakasama sina Calvin Abreva at Jason Perkins sa koponan dahil hindi sila kasama sa listahan ng 60 players na inihanda ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na isinusumiti sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee bago ang deadline sa mga pagpapadala ng mga pangalan ng players. At naging emosyonal si Calvin Abreva nang malaman niyang hindi siya makakalaro para sa Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games. Ipinahayag ni Gilas Coach Tim Cone at Team Manager Al Francis Chua na umiyak ang 35-year-old na si Calvin Abreva nang sabihan siya tungkol sa posibilidad
na hindi siya makakasama sa national team sa Hangzhou edition ng Asian. Nag-iyakan kaming lahat, pati si Calvin Abeva, nung sinabi na may chance na hindi siya makakasama sa Asian Games. At yan ang sabi ni Chua during the presser announcing the changes in the national team roster. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga Marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Samantala, Gilas panalo sa FIBA Under-16 Championship sa Qatar versus Kazakhstan at nag-bounce back si Coach Jazz Reyes galing sa isang malaking talo versus China. Tinambakan ng Gilas ang Kazakhstan 66-42. Nahirapan ang Gilas sa pagsisimula ng laro at para bang merong takip ang ring unlike sa game versus China na maganda ang umpisa ng mga bataan ni Coach Josh Reyes, ang anak ni Coach Chad Reyes. Kaya nagtapos ang first half na meron lamang 5 kalamangan ang Kazakhstan 30-25. Naghabol ang Gilas pero nag-iba ang ihip ng hangin nang pumutok ang Gilas sa Kres sa third quarter at nagpaulan ng napakaraming mga 3 points bomb. At na-outscore nila ang Kazakhstan 24-3 at tuluyan nang naagaw ng Gilas ang kalamangan pagkatapos ng third quarter 47-33. Pumulusok ang Gilas and they never look back. Sa fourth quarter ay nagpatuloy ang magandang shooting ng Gilas at dinurog ng batang Gilas ang Kazakhstan. Pinakita ng Gilas ang matinding depensa at ang matinding shooting upang makabawi galing sa isang talo sa China sa kanilang first game. At nanguna si Kefir Alas para sa batang Gilas na kumamada ng 18 points at may kasama pa itong 10 rebounds. Siya na ba ang next big thing in Philippine basketball? Well, I think so. 12 years old pa lang noon si Kefir Alas na naging import siya sa Indonesia kaya at a young age ay kita na ang kanyang talent and his potential. Nakapaglaro na rin si Kefir Alas sa NBA Academy Asia, sa SIBA Under-16 at ngayon sa FIBA Under-16 Asian Championship. 16 years old pa lamang si Kefir Alas at meron na itong height na 6'2 and he plays the guard position. Ito ang isa sa mga manlalaro ngayon na malaki ang potential na makapasok sa NBA. Kahit si Kefir mismo ay gusto nang magpakita in front sa NBA scouts at a young age sa pamamagitan ng mga NBA sanctioned clinics and training camps. At isa sa tinatarget niya ay ang Basketball Without Borders na sana ay ma-invite siya in the future upang maipakita niya ang kanyang galing. Pero ang tanong, makakaabot kaya si Kefir Alas sa NBA? Well, yan ang ating aabangan in the next 5 years.